where we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Hello guys, good evening. Today is February 7, 2020 and welcome to my channel, it's Alan TV. And today's video ay punta naman tayo sa ating palabas ngayon sa pamilya ko. But before that, please don't forget to like and subscribe my channel and please click the bell button para ma-notify kayo on my next video. Without further ado, let's start! Ang pamagat ng ating pamilya ko for today is Broken Heart. Sabi ni Luz ay, bakit daw sila parang kriminal na nagtatago? Si Napichi at si Nathan. Kakausapin sana ni Nap, Luz at Fernan si Pichi pero sabi ni Chico ay masama pa daw yung kanyang loob. Kaya wag muna daw. Ito naman si Tina ay marami palang kasalanan kay Nathan kaya ayaw na ni Nathan dito. Pero sabi ni ni Tina ayaw sabi. Pero sabi ni Tina ay enjoy daw your time with that teenager. Tingnan natin kung saan patungo yung relasyon nyo, sabi ni Tina. Nag-usap naman sila James at Betty. Gusto ni Betty na makilala yung parents ni James. Si Peachy naman ay hindi makatulog at nag-text siya sa kanyang Sir Nathan. And then sabi niya, talk to me daw dahil gulong-gulo na daw si Peachy. Sabi niya dito kay Nathan. Pero hindi nabasa ni Nathan dahil naisip din niya si Pichi habang nagbabantay or tumabi siya sa kanyang anak na natutulog. Si Luz naman ay nagwa-worry kay Pichi. Sabi niya kay Fernan ay kakausapin daw niya si Pichi. Kakausapin daw nila si Pichi. Hindi pinapasok ni Luz si Pichi at pinaalis na yung mga kapatid ni Pichi. At nagtanong si Luz kung may relasyon ba daw sila ni professor ng professor niya. At sumagot naman si Pichi ng may tamang panahon ba daw yung pagkikipagrelasyon? How about kay Lloyd at kay sa kanyang ama ay tama ba daw yung panahon? At doon nagalit si Luz dahil wala daw siyang respeto dito at naitulak niya si Pichi. Bigyan daw ng respeto yung kanyang tatay at pumasok sa loob ng kwarto si Pichi. At nagalit din ang mga kapatid ni Pichi na lalaki. Sinisisi naman ni Lemon yung sarili niya dahil hindi daw niya na-feel na may relasyon na pala silang dalawa. Iyak na iyak ni si Pichi dito at humingi ng sorry si Pichi sa kanyang parents sa pagbabastos niya dito. Ayaw ni Pichi na mawala talaga si Nathan dahil mahal na mahal niya ito. And then ngayon lang daw siya nagmahal ng ganito, sabi ni Pichi. Kaya nagmamakaawa si Pichi sa kanila. Pero ayaw talaga ni Fernan ipagpatuloy ang relasyon nila ni Nathan. Pupunta si Fernan kay Nathan at kakausapin daw niya ito. Hindi daw okay si Pichi, sabi niya kay Lemon. At gusto lang daw niyang mapag-isa so kaya umalis na lang sila ni Lemon. Kinausap ni Fernan si Nathan na layuan daw niya si Pichi. Pero sabi ni Nathan ay mahal na mahal din daw niya si Pichi. Layuan daw niya talaga si Pichi dahil kung hindi ay hindi na siya makakapagturo sa anumang eskwelahan. Sabi ni Luz, bawal daw magnobyo hanggat hindi sila makapagtapos ng kanilang pag-aaral. At sinisisi ni Luz ang kanyang sarili dahil sa problema niya kay Azon, kaya hindi niya ito na pagtuunan ng pansin si Pichi. Si Betty naman ay apektado sa nangyari kay Pichi. Hinatira na lang ng pagkain si Pichi ng kanyang ina na si Luz. Hindi daw lahat ng pagmamahal ay tama, kagaya nung nangyari kay Lloyd at kay Fernan. Tumawa si Nathan at may sinabi na sasabihin na sana niya na maghiwalay na sila pero sabi ni Pichi ay wag mong sabihin yan. Alam ko kung anong sabihin mo. Alam ko na pumunta si tatay dyan sa iyo. Pero dahil mahal na mahal daw ni Pichi si Sir Nathan niya. Pero I have to say goodbye, sabi ni Nathan. At yun, uyak nang iyak na lang si Pichi dito at yung kanyang parents at mga kapatid ay nakikinig lang sa labas ng kwarto nila at iyak nang iyak din si Luz dito. Pero mag-uusap daw sila. Sorry daw, sabi ni
ni Chico. Wait lang dahil. Nasasaktan din naman si Lou sa nangyari dito at iyak nang iyak din siya. Parang hindi daw sila nagmahal, sabi ni Pichi. Wala na daw sila ni Sir Nathan dahil binait na daw siya ni Sir Nathan. At yun lang guys ang ating last episode for today. At sa Lunes, abangan natin ang susunod na kabanata. And that's all guys. Hope you enjoy my storytellings. Mwah!